Nagulat ang lahat sa liwanag na bumagsak sa lupa. Nagmula iyon sa kalangitan. Lumikha ang liwanag ng malakas na pagsabog pagtama nito sa lupa. Isa si Gemma Rose sa mga lumabas ng bahay para tignan kung ano ang bumagsak na iyon malapit sa isang puno ng bayabas. Nagkumpulan silang lahat doon. Isang bungkal na lupa ang bumungad sa kanila. Wala naman silang nakitang kakaiba roon. Marahil ay isa nga lang itong pagsabog na lumikha ng pagkabungkal sa bahagi ng lupa na iyon. Ngunit ang ipinagtataka nila, ano kaya ang ibig sabihin ng liwanag na iyon na nagmula sa kalawakan? Nang mapunta sa kababalaghan ng usapan, ay umatras na si Gemma Rose. Wala siyang interes sa mga ganong bagay. Sarado ang isip niya pagdating sa mga kwentong guni-guni. Lalong hindi rin siya naniniwala sa mga alien, gaya ng pinag-uusapan ngayon ng mga tao sa labas. Sa alien daw nagmula ang liwanag na bumagsak sa langit. Kung ang Diyos nga eh hindi nila mapatunayan kung totoo ba, alien pa kaya? Bulong niya sa sarili. Tsaka nagbalik sa kwarto para ipagpatuloy ang tulog. Kinabukasan, inutusan siya ng kanyang ina na kumuha ng bayabas bilang panghimagas nila sa tanghalian. Nakaugalian na nilang manguha ng bayabas sa isang puno na malapit sa bahay nila. Nakatayo ang puno sa isang lupa na walang pagmamay-ari, kaya kahit sino ay libreng nakakakuha sa bayabas doon. Mabuti na lang at hindi nadamay ang mismong puno sa liwanag na bumagsak kagabi. Ngunit nang balikan ni Gemma Rose ang punong iyon, nakakita siya ng kakaibang bulaklak na tumubo sa tabi nito. Ang bulaklak ay tumubo sa eksaktong lugar kung saan tumama ang liwanag kagabi. Napalapit siya rito at pinagmasdan ng bulaklak. Kulay berde ito at dilaw ang ibabaw. May mahaba rin itong galamay na nakakatakot hawakan dahil sobrang talim. Larawan ng pagtataka si Gemma Rose. Ito nga kaya ang bagay na daladala ng liwanag na bumagsak sa kalangitan? Anong klaseng bulaklak ito? Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganung uri ng bulaklak. Naisipan niya itong kunan ng litrato gamit ang cellphone niya. Kasunod niyon ay nagmadali siyang umakyat sa puno para manguha ng mga bayabas. Lahat ng mga nakuha niya ay kanyang inilagay sa daladalang supot. Pababa na siya nang magkamali ang kabilang paa niya sa tinapakang sanga. Dahil doon ay nahulog siya at tumama ang kaliwa niyang binti sa matatalim na galamay ng bulaklak. Napasigaw siya sa sobrang sakit at lalo pa iyong kumirot nang tanggalin niya ang binti mula sa pagkakabaon sa galamay na iyon. Halos hindi niya maidilat ang mga mata sa sobrang sakit, para siyang mauubusan ng hininga. Ilang minuto ang itinagal bago nabawasan ang sakit na naramdaman niya. Nakita pa niya ang dugong na iwan sa galamay ng bulaklak. Tumulo iyon hanggang sa higupin ng lupa. Nang makatayo na siya, pinulot na lang niya ang mga nahulog na bayabas at inilagay muli sa supot. Paika-ikang nilisan ni Gemma Rose ang lugar. Pagka-uwi niya sa bahay, ay kagad niyang ginamot ang sugat sa kwarto. Pinunasan niya ito ng basang tuwalya, tsaka pinataka ng betadine. Lalo siyang namilibit sa sakit, pero tiniis niya.
Pagkapasok ng bunso niyang kapatid na si Rico, ay nagulat din ito sa laki ng sugat sa kanyang binti. Ew! Ya, kuya! Ano yan? Wala. Aksidente lang. Halos hindi siya makapagsalita sa sobrang sakit. Pakiramdam niya ay mauubusan siya ng dugo. Napilitan siyang dalhin ang ina sa ospital nang hindi pa rin tumigil sa pagdurugo ang sugat niya sa binti. Maging ang mga doktor ay hindi matukoy kung bakit ayaw huminto sa pagdugo ang sugat na iyon. Nakailang treatment na sila dito, ngunit nananatili pa rin sariwa ang sugat. Binalutan na lamang ng benda ang kanyang paa upang mapigilan ang pagdurugo nito. Binigyan din siya ng kaunting gamot para mabawi ang mga dugong nawala sa kanya. Nanghihina si Gemma Roo nang iuwi sa bahay. Halos namumutla rin ang anyo nito. Bakit ka pa kasi nagpa-uwi, anak? Dapat nagpa-confine ka na lang sana. Nag-aalala ang wika ng ina niya. Wala po tayong pera, Nay. Dito na lang ako sa bahay. Pero mas mahalaga pa rin ang kalagayan mo. Basta't kapag hindi pa rin nagbago ang pakiramdam mo hanggang bukas, ibabalik kita ulit doon, ha? Kayo pong bahala. Basta ako, mas gusto ko rito sa bahay. Kinagabihan din ay bumuti na ang pakiramdam ni Gemma Roo. Bigla rin nawala ang kirot sa kanyang sugat. Sinubukan niyang tumayo at igalaw-galaw ang binti. Nakakapaglakad na muli siya ng maayos. Wala na ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa binti. Parang gumawa nga lang siya ng dahilan. Agad niya yung sinabi sa kanyang ina para hindi na siya nito ibalik sa ospital bukas. Ayaw na ayaw pa naman niya ang nauospital dahil napaparaning siya roon. Gaya na lang noong nagka-dengue siya, 3 taon na ang nakakalipas. Halos hindi siya makatulog sa ospital dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Nakapagtrabaho na muli sa palengke si Gemma Roo. Sinubukan niyang tanggalin ang benda sa kaliwa niyang binti. Nagulat siya dahil sariwang sariwa pa rin ang sugat. Bagamat hindi na ito dumudugo at sumasakit, ay halatang halata pa rin ang pagiging sariwa nito. Ibinalik niyang muli ang binti sa pagkakabalot, tsaka ipinagpatuloy ang trabaho sa palengke. Nang sumunod na araw, nagulat si Gemma Roo nang tubuan din ng sugat sa paa ang bunso niyang kapatid. Maging ang bata ay nagtataka kung saan niya ito nakuha. Hindi naman po ako lumabas ng bahay eh. Hindi rin po ako nadapa. Bigla na lang po talagang lumitaw yung sugat na to pagkagising ko kanini. Tulad ni Gemma Roo, namilipit din sa sakit si Rico. Hindi rin tumigil sa pagdurugo ang sugat nito. Dinala nila agad sa ospital ang bata para ipagamot ito. Ginawa rin dito ang treatment na ginawa sa kanya noong isang araw. Bakas ang pagtataka sa mukha ni na Gemma Roo at ng kanyang ina habang sila'y nakasakay sa motor pauwi. Saan kaya galing yung sugat ni Rico? Anang ina niya. Kamukha nga rin po ng sugat niya yung akin eh. Sagot ni Gemma Roo. Eh, saan mo ba kasi nakuha yung sugat mong yan? Doon po sa bulaklak na tumubo sa tabi ng puno ng bayabas. Nahulog po kasi ako roon. Tapos tumama sa bulaklak yung paa ko. Kakaiba nga po yung itsura ng bulaklak eh. Sa pagkakatanda ko rin po,
Doon bumagsak yung liwanag galing sa langit kamakailan lang. Hindi pa naman ako naniniwala sa kababalaghan ni Nay. Pero medyo napapaisip na rin ako sa nangyayari. Bumakas ang takot sa anyo ng kanyang ina matapos marinig yon. Diyos ko, sana hindi malalato. Walang pasok sa palengke si Gemma Roo ng araw na iyon. Kaya naisipan niyang dumalaw sa bahay ng kaibigang si Lester. Ngunit naabutan niya ito sa sala. Ginagamot ang isang sugat sa hita. Pare, saan mo nakuha yan? Hindi ko alam, tol. Bigla na lang tumubo to eh. Kaninang umaga pagkagising ko, sobrang sakit ng hita ko. Tapos, paghubad ko sa shirt ko, ganito na yung nakita ko. Kinabahan si Gemma Roo. Ang sugat na iyon ay kaparehong kapareho sa sugat ng kapatid niya pati ng sa kanya sa binti. Tinanggal pa niya ang benda sa kanyang paa para ipakita sa kaibigan. Maging si Lester ay nagulat nang makitang magkapareho nga ang sugat nilang dalawa. Pati kapatid ko pre, may ganito rin ngayon. Hala, tang ina. Saan kaya galing tong sugat na tumubo sa katawan natin? Hindi yun ang tanong pre. Ang dapat na tanong, kung paano rin kayo nagkaroon ng ganyan. Dahil itong akin eh, nakuha ko ito nung mahulog ako sa puno ng bayabas. May tumubo kasing bulaklak doon na puno ng patulis ang katawan. Doon tumama yung paa ko, kaya nagkaganito. Pero yung sa inyo, hindi ko alam kung bakit tumubo yan. Kung hindi naman kayo nahulog o nakalapit sa bulaklak na yon. Anong bulaklak yun? Yun ba yung sinend mo sa akin sa messenger? Oo, yun nga. Di ba dun din bumagsak yung liwanag sa langit noong nakaraan? Ang tagal-tagal na natin dito, ngayon lang nagkaroon ng ganung bulaklak doon. Kaya malakas ang kutob ko na may hindi talaga maganda sa bulaklak na yun eh. Eh, anong gagawin natin yan? Hindi ko alam pare. Ako ang unang nagkaroon ng sugat dahil sa bulaklak na yun. Aalamin ko kung ano ang posibleng dahilan. Pagka-uwi ay sinubukang manaliksik ni Gemma Roo sa internet. Ngunit wala siyang makitang kahit anong artikulo na may kaugnay sa bulaklak na yun. Maging ang eksperto ay hindi pa rin yata nakikita ang tungkol sa kakaibang bulaklak na tumubo malapit sa lugar nila. Hindi na tuloy alam ni Gemma Roo kung saan siya hahanap ng sagot. Hanggang sa pagdaan ng ilang linggo ay lalo siyang kinabahan nang makitang sariwa pa rin ang kanyang sugat. Hindi ito gumagaling. Pati ang sugat ni Rico at Lester ay sariwang sariwa daw hanggang ngayon. Lalo pang nasindak si Gemma Roo nang lapitan siya ng ina at ipakita rito ang sugat sa tuhod. Kaparehong kapareho rin iyon ng sugat niya sa kanyang binti. Nang araw ding yon, marami na sa kanilang lugar ang nagsabi na tinubuan daw sila ng kakaibang sugat sa katawan at ang sugat ay kaparehong kapareho ng nasa binti ni Gemma Roo. Nagdulot iyon ng alarma sa buong lugar. Si Gemma Roo ay depressed na sa kwarto nito habang nakaupo sa higaan. Hindi niya alam kung saan lalapit para masagot ang kanyang mga katanungan. Napatingin siyang muli sa kanyang sugat. Ganun na lamang ang pagkagimbal niya nang may lumabas mula roon. Isang maitim na bulate. Nang mahulog sa sahig, ay mabilis itong gumapang papalayo. Namilog sa gulat ang mga mata niya. Tama ba ang nakita niya?
Isang maitim at mahabang bulate. Agad niyang ipinaalam iyon sa kanyang ina. Ngunit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, ay bigla ring nilabasan ng itim at mahabang bulate ang sugat ng kanyang ina sa tuhod. Pareho silang napalundag sa gulat at umatras. Gumapang ang bulate papalayo hanggang sa makalabas ito ng bahay. Ano yun? Sindak na tanong ng ina niya. Hindi ko rin po alam, Nay. Ganon din yung lumabas sa sugat ko kanina eh. Pagkaraan ng ilang araw, lalo pang dumami ang kaso ng mga taong tinubuan ng kakaibang sugat sa kanilang lugar. Dahil sa mabilis nitong pagdami, ay itinuring na itong epidemya. Halos hindi malaman ng lokal ng gobyerno kung ano ang gagawin upang mapigilan ang pagkalat nito. Napagtanto ng lahat na hindi gumagaling ang sugat kahit anong treatment ang ibigay rito. Bagkos ay lalo pa itong lumalaki at nagiging sariwa. Kamakailan lang, marami na rin ang nagsabing nilabasan daw ng itim na bulate ang kanilang mga sugat. Ang bulate ay gumagapang daw palabas ng bahay at hindi na nila alam kung saan pumupunta. Iisa lang ang alam ng lahat. Patuloy sa pagkalat ang kakaibang sugat at marami pang nahawa. Malapit na nga itong makarating sa kabilang bayan. Awang-awa si Gemarus sa mga taong naperwisyo dahil sa sugat na yon. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya. Siya ang unang nagkaroon ng ganoong sugat. Sa kanya rin nagmula ang pagkalat niyon. Marahil ay kumakalat ang naturang sugat sa pamamagitan ng mga bulating lumalabas doon. Ang bulate ay maghahanap ng ibang taong mapapasukan at doon magkakaroon ng panibagong kaso ng sakit sa kanilang lugar. Naisipan niyang lumayo upang hindi na makapanghawa pa. Nagpunta siya sa isang bahay nila sa kabilang bayan. Bakante na ang bahay na iyon, pero nandun pa rin ang ilan nilang mga kagamitan. Maliit lang kasi ang nalipatan nilang bahay, kaya hindi pa nila madala ang lahat ng mga gamit nila. Kahit mainit at madilim, ay nagtiyaga si Gemaro na tumirang mag-isa roon. Sinubukan niyang magsagawa ng self-quarantine sa pagbabaka sakaling mabawasan ang pagkalat ng mga sugat, lalo na sa kanya iyon nagmula. Ngayon, iniisip niya, ano bang meron sa bulaklak na yon? At saan nagmula ang liwanag na bumagsak sa kanilang kalupaan? Natigilan siya nang muling labasan ng bulate ang kanyang sugat. Bago pa man ito makagapang, ay dinurog niya na ito sa tsinelas upang hindi na makalabas at hindi na makapanghawa pa. Wala pang kalahating oras ay may bulating lumabas muli sa kanyang sugat. Wala siyang ibang ginawa kundi paluin at durugin ito sa tsinelas. Iyon na lamang ang magagawa niya para hindi na dumami pa ang mga bulating nakakawala sa labas. Malakas ang kutob niya na isa rin ito sa nagdudulot ng mabilis na paghawa ng kakaibang sugat sa kanilang lugar. Ngunit di nagtagal, sunod-sunod na ang paglabas ng mga bulate sa kanyang sugat. Pati siya inapaluhan na sa sobrang takot. Halos panawan siya ng ulirat sa sobrang dami ng mga malilikot na bulating lumalabas sa kanyang binte. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi niya na magawang patay ng ilan sa mga ito dahil napakabilis din nilang gumapang palabas ng bahay. Sa sobrang galit, ay napilitang dukutin ni Gemaro ang kaloob-looban ng kanyang sugat. Kahit masakit ay pinilit niyang ibaon ang kanyang kamay roon. Lalong lumala at lumaki ang kanyang sugat. Halos maputol na ang kaliwa niyang binte. Doon,
Huminto siya at napapikit sa sobrang sakit. Hindi niya na alam ang gagawin. Kahit hindi na makalakad, ay pinilit niyang gumapang palabas. Nais niyang makita muli ang kakaibang bulaklak na nagmula sa kalawakan. Ngunit pagbalik niya roon, halos kasing dami na ng 4 na ektaryang lupa ang dami ng mga bulaklak. Ang bilis dumami ng bulaklak na sugo ng kung sinong masama. Bigla ring sumakit ang kanyang sugat. Paglingon niya rito, ganun na lamang ang kilabot niya. Unti-unti nang lumalaki at umaakit ang sugat sa buo niyang katawan. Ang sugat ay umaakit ng umaakyat at bumalot na sa buo niyang katawan. Hanggang sa burahin na nito ang kanyang kaanyuan bilang tao. Ang sariwang dugo na nagmula sa tunaw na katawan ni Gemaru ay kusang sinipsip ng lupa upang paramihin pa ang bunga ng mga bulaklak niyon. Kahit walang mukha ang mga bulaklak, makikita roon ang bakas ng nakaabang na lagim.